Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapalit. Ito na po muli si Mr. Virgo o sunong as commander sa Tornos at Coronados upang bigyan ng kasagutan o i-decode ang panaginip ni kapatid Kaiden Lucas. Ating basahin kanyang panaginip. Ito ay patungkol sa isang bagay na sa kanyang panaginip ay i-decode po natin. Okay? Shoutout nga pala sa lahat ng mga Satorians niya na saan mga panigusul kung ano kayo naroon. Sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, happy 24,000 subscribers po. God bless po sa inyo sa lahat. So, simulan po natin. Ito po ang kanyang message. MB, mapagpalang hapon at gabi po sa iyo. MB, meron po akong katanungan tungkol sa panaginip ko. Naguguluhan ako. MB, sa nangyayari din sa akin. Hindi ko maunawaan na minsan, pero tuloy pa rin ako. Maraming salamat po, MB. So, ang kanyang unang panaginip ay basahin natin. Noong isang araw po, una po, MB, na naginip ako ng mga tao na may gusto silang makuha sa akin. Ang sabi nila sa akin, ako daw ang susi. Hindi ko alam kung bakit. Tapos may kinuha akong isang bagay na tinago ko daw, hindi ko binigay sa kanila. Tapos hinahabol nila ako, tapos lumipad daw ako, pero medyo nahihirapan akong lumipad ng mataas kaya sa mga bubong daw dumaan para makatakas. Tapos nakita ko may apoy na pabilog. Ang nakita ko yung apoy niya parang may white ang kulay. Gumagalaw po, tapos nasalubong ko daw po tumama sa katawan ko, tapos paglingon ko, nawala yung apoy na yun, pero wala na naman masakit sa akin. Tapos ayun, nagising po ako. Okay, i-decode natin yung kanyang panaginip. Ang mensahe sa panaginip ay ikaw ang susi. So ibig sabihin, ito ay patungkol po sa iyo. So ikaw ang mga susi sa mga bagay-bagay na matutuklasan mo sa hinaharap. Ito po ay patungko sa spiritual kapatid, no? At yung mga humahabol sa iyo, merong isang bagay. Para sa akin kasi, yan yung kaalaman sa spiritual na nais nilang makuha sa iyo. At nais ka nilang makuha sa spiritual upang sakupin nila ang iyong kaisipan. Okay? At itinago mo yung kaalaman sa iyong sarili at nais nilang alamin kung ano yun. At marami silang gustong gawin. Sa ngayon, yan po ay mangyayari at magaganap sa'yo. So, yung iyong paglipad at medyo nahihirapan ka pa, sa pagganap sa spiritual, yan ay patungkol na ikaw ay naglalakbay o lumilipad. Ikaw ay nagpupunta kung saan lugar base sa iyong misyon. Ngayon, ikaw ay dumaan sa iba't ibang lugar, sabi nga nila, upang ikaw ay makatakas. Maraming marasi ng mga pamamaraan upang matakasan mo ang anumang pagsubok, anumang kalaban, anumang atake sa espiritual. Pero nakaligtas ka pa rin, katulad nung nangyari sa iyo ng nakaraan na ikaw ay tinamaan. Ngunit naligtasan mo yon. Medyo nahihirapan ka pa, oh. At may nakita kang apoy na pabilog na nakita mo na parang white ang kulay. Ito ay yung mga spiritual orbs. Karamihan sa mga spiritual orbs nagaanyo ng ganyan at ang simbolo ng liwanag ng mga katulad ng iba't ibang klase ng liwanag na nakikita natin sa spiritual, may posibilidad ng spiritual orbs nito na mga kaluluwa, sabi nga nila, o ibang klase mga spirit na nangungusap sa'yo. Yung iba naman ay kaluluwang ligaw na liwanag. Yung iba naman ay spiritual orbs na talagang orbs sila na gustong lumapit sa'yo at mangusap sila sa'yo upang tulungan ka. Bigyan ka ng babala, bigyan ka ng something na pwede mong magamit o makatulong sa iyo. So, nang nakita mo yung apoy na yun at gumagalaw, tapos nung sinalubong mo ito, at may posibilidad din, mataas din ang tsansa na ang liwanag na yung nakita ay ang liwanag na ipinagkakalob sa iyo ng Ama, katulad ng mga sandata, kakayahan sa espiritual, na kapag tinaglay mo yung mga bagay na yan at pinagkalob sa iyo, ay magagamit mo sa iyong pagmimisyon. So, sa madaling salita, ikaw ay tumatahak sa spiritual at makakatagpo ka ng mga ganitong mga bagay. At ang panaginip, sabi niya, ay
Dreams are, sabi nga nila, yung preview of an outcome. Yan yung mga mangyayari o magaganap na hindi natin mawari. So, ang panaginip din ay isang gabay sa atin, sa ating pagtaak sa mga bagay-bagay na ating matutuklasan. Sabi nga nila, ang karunungang lihim ay napakalawak niyan. May mga bagay na hindi natin maintindihan. Sometimes, ipinapadaan sa panaginip ang mga mensahe upang malaman mo ito. So, overall, ito ay patungo sa spiritual, kapatid, no? So, may mga pagsubok na darating sa'yo na ani mo ikaw hinahabol o you are, sabi nga nila na talagang sinusubukan ng mga nasa paligid mo. So, that is a part of your mission. Sometimes, being a soldier o spiritual soldier o sabi nga nila na sundalo ng dakilang ama, mabuting lingkod. Katulad ng mga sundalo din sa mga labanan sa mga digmaan o kahit anuman, spiritual combat o sabi nga nila na talagang in a mortal way talaga nakikipaglaban. Minsan po ang sundalo ay nasusugatan din. At the more na nasusugatan ng isang sundalo, ay lalo pong lumalakas at tumitibay ang kanyang kakayahan at mas nagiging maingat ang ating sarili sa ganung mga bagay na sabi nga nila, lesson learned. Sometimes, sabi nga nila, experience is the best teacher. You know why? Kaya ako nasabi yun, sometimes you learn from your mistake na, ay, hindi pala dapat ganito. Kailangan pala kunting hinay-hinay din. Ganun din sa pagganap sa spiritual, mainam na tayo ay buo at talagang nabasbasan at talagang nandoon. Ang sabi nga nila, ang kabutihan ng ating puso't isipan. Kasi there comes a time na malalakas ang magiging kalaban and you don't know how to escape on this kind of thing. But remember this, sabi nga, fear not, for the Lord is always there for us. Sabi nga nila, huwag kang matakot sa mga tatahakin mo kasi yung takot po na yun, those sabi nga nila na takot, hindi tawag nilang you are fear or fear of something, yan po yung nagiging way o butas ng mga kalaban para pasukin ka. So fear not, but kailangan maging mapagpakumbaba ka, not in a boastful way. Mas mainam sabi ko na maging kalmado ka, always be humble, stay humble every time, every day of your life, do good things to others, and maraming klase ng mga bagay na dapat mong matuklasan at magamit sa iyong pagmimisyon. Sometimes, even though I'm always telling, don't limit yourself, but sometimes you need to know some mga pamamaraan. Sorry ha, medyo na ano ko. I would rather say na, so many kinds of strategies na pwede mong magamit. Kasi, ang anumang klase ng mga laban kasi ang nangyayari dyan minsan you need to study the way they think. Alam mo ba, to overcome those kind of sabi nga nila mga kalaban, you need to know how they think. Paano ba sila mag-isip? Sabi nga nila, in the spiritual art of war, you know, sometimes you need to know how those people think. Yan. Strategy is very important, I would rather say. At you need to know on what angle, on what position, and in what location, on in what kind of time, specific time na talagang when they will attack, paanong situation. In situational basis, you need to understand overall. It's not like you on spiritual matters when you like to help other people. That's it. Minsan nakaka-escape yung mga kalaban. Minsan naman nakakawala sila o ano. Depende. Yan ay depende rin kung paano gano'ng kakabilis, gano'ng kakaagap. Alam naman natin na sa spiritual world, ang buhay ng isang tao na legit na manggagamot, mostly, sabi ko nga, isang paa niya nasa hukay na yan. Yan na, kalimitan naman yan. Pero ganun din naman eh, sabi nga nila,
kahit ang mga ating mga kasundaluan, ang ating mga talagang mga tagapagligtas, ganyan talaga. You need to accept your faith. Ganun talaga ang mangyayari. Pero para sa akin lang, gawin mo lang kung ano yung nararapat ang tama sa iyong sarili. Huwag kang matakot. And so many kinds of things na mga pagsubok sa buhay, katulad ng mga, yan, may katulad sa panaginip, may mga humahabol. May mga manunubok sa iyo na to test your faith, to test your, sabi nga nila, your ability, to test your flexibility, and to test your trust, your loyalty, your belief, and yung fully submission mo. Some people will tell that in themselves, feeling nila they already have all. But sometimes, hindi pa overall kasi they are not yet fully submitted themselves. Still, some people will become stagnant. Some people will become dependent on other people. You need to be independent in how, so many ways, of course. But sometimes, it is not, sabi nga nila, yung hindi naman din na masama na you tap other people, uy bro, ganun, I need help. So, hindi naman yun bad, sabi ko, it's not bad at all, but sometimes, sa sarili mo, you're on your own. And you need to learn the rule of life. And of course, isentro mo ang dakilang ama, and that's it. Because from myself, talagang sabi ko nga, I do believe in one thing. Fear not, because the Lord or the God Almighty is always there for you. Especially when you are in a mission at talagang nandoon ang puso mo sa ginagawa mo. So, yan lang masasabi ko sa spiritual ang iyong panaginip. At I can sense na talagang maraming pagsubok ang darating sa iyo. At tanggapin mo yan, it's a part of your mission. Learn from those kinds of tests o pagsubok sa buhay. It is not para tapusin o yung mga kaisipan mo sa ganun o talagang patigilin ka na o ano. No, it's not like that. But if you overcome those kind of sabi nga nila na challenges in your life, ay makikita mo in the end of the day, in every rain, there always be a sunshine. Palaging meron ganun. And there's a rainbow. Sabi niya na may lumalabas yan sa kaulapan. Kapag umuulan, sometimes there's a rainbow coming out that telling you, that tells you, all of you, the beautiness of our life. Why we are all exist here in this world. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. God bless po sa inyo sa lahat, mga kapatid. Yan po ay patungo sa spiritual kapatid. At yan po ay may mga pagsubok para sa iyo. Maraming salamat at God bless po sa inyo. Sa taong araw po tinit kaparalatas, Beati Kim Merenti, Benedicti Dei Omnipotentia. Yosua Masaya, Yosua Masaya, Yosua Masaya. Hanggang sa muli po, Viva Satorias.